Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. At nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa bawat isa sa inyo, sa inyo pong patuloy na pagdalangin at pagsama sa inyong lingkod sa nakaraan po na operasyon ng aking mata. Awa po ng Diyos, ngayon po ay medyo okay na po yung aking right eye at bumalik na po siya sa 20/20 vision at ito po ay biyaya ng Panginoon. Bagamat meron pa hong kailangang pag-iingat na gawin, ay naniniwala po ako na ang Diyos ay naging kaagapay sa bagay na ito. So yung left eye naman po ay sa June 20 ang operation, patuloy nyo pong isama sa Panginoon ang kagalingan at ang operation. Sa umaga pong ito, mga minamahal na mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa atin pong pagtalakay ng iniwanan nating subject 2 weeks ago. Ayan, so 2 linggo po ako nakapagpahinga. At sa 2 linggo na yon, na-miss ko po ang Tinig ng Pag-asa, yung araw-araw na pamamahayag, pagharap sa computer. Actually, iniwasan ko po talaga ang humarap sa computer kasi po yung liwanag ay medyo nakaka-apekto po sa mata ko. Kaya iniwasan ko po muna at yung cellphone, paminsan-minsan lang po ako sumisilip. So ngayon pong araw na ito, ipagpapatuloy po natin kung saan natin iniwanan ang ating series. Nagkaroon po tayo ng simulang pagbubukas ng pag-aaral sa The Lord's Prayer. Ito po'y matatagpuan sa Matthew 6:5-13. Kung bago lang po kayo sa Tinig ng Pag-asa, maaari nyo po itong balikan sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa kasi po doon ay ini-upload po ng inyong lingkod ang lahat po ng mga nakalipas na pag-aaral. Kaya po recently, nung ako po ay hindi nakakapag-live, nagpo-post lang po ako ng mga previous videos natin from YouTube. Kaya yung iba po ay nakapanood muli nung mga luma na po nating videos. So kung kayo po ay naghahanap noong mga ibang lessons, ibang mga pag-aaral, may mga nagre-request po ng mga teachings, eh doon nyo na lang po hanapin, mga kapatid. Kasi po hindi ko po magawa na isa-isahin sa inyo eh, no po. Kaya yun na lang po ang inyong puntahan, yung Tinig ng Pag-asa. At kung meron po kayong nakita doon na video na gusto nyo pong pag-aralan at yung manuscript noon ay kailangan ninyo, maaari ko pong isend yung manuscript noon. Ibig sabihin, yung pinaka-manuscript na kung saan ko po ay sinusulat yung atin pong lesson for the day. Ayan. So puntahan na po natin. Nung pong nakaraang 2 weeks ago, bilang pagbabalik-aral, ang talata po natin ay Matthew 6:5-13. Ang sabi po dyan, "And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one." So we're going to talk about prayer. Ano po, pangalawang araw po ito ng series. At alam naman natin na yung prayer ay basic communication of a believer to his God. And prayer and developing a prayer life are vital to a living victorious life and receiving the things we have need of. Ito po yung pagpapatibay ng ating relasyon sa isang makapangyarihang Diyos.
Kapag hindi tayo nananalangin, how can we develop the relationship? Communication is vital maging sa human relationship. And many of us have and do struggle with prayer. Apparently, hindi lang naman tayo, even the disciples, humiling sila sa Panginoon sa Luke chapter 11, sa verse 1. At ang kanilang kahilingan ay turuan silang manalangin. And Jesus responded to that request by giving them a model prayer, and that is what we called the Lord's Prayer. So, yun po yung pattern na ibinigay ng Panginoon. There are three things that are good but being practiced hypocritically by the people during the Lord's time. During the time that Jesus was on earth and doing his teaching with his disciples, napansin ng Panginoon na kanyang nakita na ang mga tao ay may tatlong bagay na ginagawa na hindi matuwid. Bagamat ang mga bagay na ito ay supposedly matuwid. Mabuting bagay pero ginagawa ng mga tao nang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Mababasa po natin ito sa Matthew chapter 6 na pinagmula nung ating model prayer. Simulan po natin ito sa Matthew chapter 6 verse 1. Binanggit ng Panginoon doon yung pattern para sa pagbibigay, pattern para sa pag-aayuno o fasting, at yung pattern para sa pananalangin. Tatlong bagay kasi yon na ginagawa ng relihiyon eh. Tatlong bagay yon na importante sa isang mananampalataya para lumalim yung kanyang ugnayan sa kanyang Diyos. Pero ginagawa po ito ng tao na mali. Una, sa pagbibigay, ipinangangalandakan o ipinagmamalaki pa. Sa pag-fasting o pag-aayuno, ipinaalam pa sa mga tao na supposedly ginagawa ang mga bagay na ito ng lihim. Yung fasting, hindi dapat ipinagmamalaki yan. Para bang sinasabi mo na mas spiritual ako sa iyo. Nagagawa ako ito kaysa sa iyo. Ganon din naman sa pagkakaloob. No, hindi po dapat malaman ng kanan yung ginawa ng kaliwa. Yun po ang sabi po ng verses sa Matthew chapter 6. So, ganun din po sa diwa ng panalangin. Kaya, sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang bagay na ito ay maunawaan natin bilang modelo ng panalangin para ipakita kung how we will approach God in a manner of prayer. So, I wonder how much of our praying is being prayed the way Jesus taught us to pray. Hindi ko po alam paano kayo magdasal. Hindi ko po alam paano kayo lumapit sa Panginoon in your daily prayer. Or do you even do daily prayers? Paano ba tayo magdasal? Gaano kahaba? Ito po ba'y habit na na-develop? Ito po ba'y isang ritual? Ano po ba ito? Paano ba tayo nagdadasal? So, noong nakaraang dalawang linggo, nakita po natin na within the prayer, ano po? Yan, ito po yung binanggit ko kanina. Matthew 6 listed three things na ginagawa hypocritically. Giving, Matthew 6:2-4. Praying, Matthew 6:5-15. And fasting, Matthew 16:16-18. Yan po yung tatlong mabuting bagay pero ginagawa po yan nang hindi matuwid. So, sa umagang ito, nakita rin po natin na within the prayer, inahamon tayo ng Panginoon na after this manner, therefore, we should pray. Matthew 6:9. Ano po ang sabi dyan? Ano po? This is how you should pray. Jesus didn't give us this prayer to read as our prayer, but just an outline or pattern by which we can learn how to pray. Hindi po siya isinusulat na panalangin dapat kabisaduhin o isang paraan o mantra na kailangan paulit-ulitin. So the Lord's Prayer is a model prayer that is to be prayed through. Ano po? It's after this manner, meaning in this way, or like this, that we are to pray. Do not pray this prayer. Hindi po ganun, ano po? Kundi in this manner,
In this way, you will pray like this. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya madalas nakakalungkot po na maraming mga tao kapag pinag-usapan, panalangin, ganun na lang, oh, Our Father who art in heaven, kinakabisado na lang. So, Jesus was giving us words, phrases, thoughts that we are to be the points that make up our praying. And when we pray through the Lord's Prayer, we find the scope of what God wants us to pray. Amen? So, within this prayer, there are two paths, or rather, two parts. Sa the Lord's Prayer na itinuro ng Panginoon, may dalawang parte po ito, mga kapatid. Ano po yung dalawang parte na ito? Two parts po ang nilalaman ng the Lord's Prayer. The first one is the holiness and will of God. Sa pananalangin, ang hahanapin ay ang kabanalan ng Diyos at ang kanyang kalooban. Ito ang dapat laman ng ating dalangin. Ang kaluwalhatian, kabanalan, at ang kalooban ng ating Panginoon. That is the first part of the prayer na itinuro ng Panginoon. Ikalawa, yung mga bagay tungkol sa ating personal needs. Yung pagtugon ng Diyos sa ating pangangailangan. Kaya dapat makita natin yung dalawang mahalagang bagay na yan eh. Sa loob ng panalangin itinuro ng Panginoon, kalahati, naglalaman ng kabanalan at ng kalooban ng Diyos na siyang dapat hinihingi sa diwa ng panalangin. At pangalawa, sakalang yung ating mga personal needs. Di ba? Madalas nagbibiroan eh. Madalas maglalapit natin sa Panginoon, nauuna agad yung pengi noon eh. Hindi po, dalawang part po yan. Una, yung pagkakaloob ng kaluwalhatian, paghanap ng kalooban ng ating Diyos, it pertains to God Himself, and second, our personal needs. So I want to deal with the holiness and will of God in prayer. Ito po yung first part. Tinalakay ko na po last 2 weeks ago yung unang bahagi nito, Matthew chapter 6 verse 9. At ito po yung Our Father. So Our Father, Matthew 6:9, pertains to the reality that we have a Father. So we have a Father and we have someone that we can trust. So balik-aral na lang po, balikan nyo po ito dun sa ating unang video. So our welfare as children is always on the mind of God. In fact, you can trust a loving Father's heart even when you cannot figure out the way He's doing what He's doing. Madalas po ganun eh, no po? Minsan di natin naman naiintindihan eh, but we can always trust it. Gaya po nung mensahe ko kahapon sa Winnipeg, Unida, why do we fail to trust God? Kahit nga minsan alam natin yung mga pangako sa Biblia, because we don't believe that God will never lie. No? Kapag hindi ka po nagtitiwala doon sa sinasabi ng isang tao, isa lang ang ibig sabihin nun at isa lang ang pinupunto. Ikaw ay hindi naniniwala na tutuparin pa rin niya ang kanyang sinasabi. But having a heavenly Father and we believe that He is our Father, we have someone we can trust. Kanino ba nangako ang Diyos? Nangako ba siya sa mga tao? Sino ang tao para pangakuan ng Diyos? Hindi po ba? We are just mere creation of a wonderful, powerful Heavenly Father. Hindi ko po sinasabing wala tayong silbi, pero ang point ko po rito, anong pwedeng gawin ng isang makapangyarihan sa kanyang nilikha? Kinukonsulta niya ba ito? Hindi. Hindi ganun. If you are going to create something, you are not going to consult your creation. In the first place, you are a powerful, sovereign God. You know everything. Why do you need to consult the creation? Kaya ang Diyos, yung kanyang pledge, yung kanyang oath, yung kanyang pangako, pangako niya yun sa kanyang sarili. Imagine mo yung Diyos na nangako sa kanyang sarili. Anong dahilan para hindi niya tuparin yung kanyang pangako sa kanyang sarili?
na wala namang limitasyon ang kanyang kayang gawin. Bakit hindi natin pagtitiwalaan ang Diyos na ito? So we have a Heavenly Father that we can always trust. Amen? You can trust Him with your heart even when you cannot figure out why He's doing what He's doing. Kaya sa umagang ito, puno ka man ng mga pag-aalala, puno ka man ng mga tanong, ano man yung mga bagay na nasa isipan mo, keep that in mind. You have a Father in heaven. At iyon ang ipinapaalala ng panalangin ito. Tinuturuan tayo nito na magtiwala. So every time nadudulog ka sa Panginoon, pag-usal mo ng panalangin, Ama namin, our Father. Ibig sabihin noon, you have someone that you can trust. Second, we have someone that will provide. Kaya pag ikaw ay umusal ng panalangin, hindi ka lang magtitiwala dahil merong Diyos na pwedeng pagkatiwalaan, ay ikaw ay dudulog at lalapit sa paniniwala na ang Diyos na ito ay masasandalan. Amen? Sa Matthew chapter 6, mababasa rin natin doon, verses 25 hanggang 34, Jesus talks about worry. And He said, don't worry about having enough food, enough water, enough clothing. In fact, according to the verses, it is a sin to worry because Jesus commanded us not to do so. If Jesus commanded us not to worry, and if we worry, we break His command. Amen po ba? Sa Matthew 6:34, He said, do not worry. Well, madalas natin sinasabi, Pastor, I'm not worried. I'm just concerned. Well, if you are concerned, no, if your concern is keeping you up at night and ruining your health and most of the time keeping you depressed, then that concern is worry. Palusot pa tayo minsan eh, di ba? Hindi naman ako nag-worry, concern lang ako. Well, mga kapatid, kung yung concern na yan ay hindi ka mapagkatulog, naaapektuhan ang kalusugan mo, pati ang relationship mo'y naaapektuhan, nagugulo, nagiging cause ng depression and anxiety, eh tama si Jesus, it is because you are worrying. Now, what is the cure for worry? The cure for worry is knowing and trusting that you have a Father. Amen? We have someone that will provide. Sa Matthew 6:32, ano po ang sabi? Your Heavenly Father knows what you have need. And He knows that you need these things. Pero nasabi niya sa 33, seek first the kingdom. Seek first His righteousness. Kaya nga, ang kasunod nun eh, all these things will be added. Sabi niya sa verse 26, the Father even takes care of the birds. Have you ever seen a worried bird? Do birds get high blood pressure or bad nerves or diabetes? Pero tayo mga kapatid, no? Ang mga ibon, they just go out each day knowing there's going to be a worm or a seed somewhere else and they do not worry. Sabi nga ng Matthew 7:11, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your Heavenly Father give good things to them that ask Him? Matthew 7:11. So yun po, we have someone we can trust, we have someone that will provide, and we have someone that will protect. This is very important for us to understand. We don't have to live in fear even in the most difficult of circumstances. Aminin ko sa inyo, normal yan eh. Sabi nga, tayo naman ay mga finite being. Hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas. Wala po tayong control sa sirkumstansya. Alam niyo po, bago yung eye operation ko, hindi po ako nagnood ng YouTube, hindi ko po pinanood paano ba yung operation, how the operation will go. Hindi ko po tiningnan yon. Kasi ayoko pong malaman. Hindi po dahil sa
Ayoko ng information. But reality is, kapag nakita ko po paano inoopera yung mata, nakakapagdagdag ng nervyos. Eh alam niyo po, yung eye operation, yung cataract surgery at yung tinatawag na lens implant, gising na gising kayo. Gising na gising. Yung hindi pa naka-experience nito, mga kapatid. Talagang ramdam na ramdam niyo yung lahat ng ginagawa ng doktor. Dilat na dilat ka po eh. Yung isipan mo, ang linaw-linaw. Kasi ano lang naman po yun, yung surgery. 10 to 15 minutes lang eh. Talagang kakayurin lang yung mata mo, aalisin lang yung lens, tatanggalin yung cataract, pagkatapos papalitan ng bagong lens. Pero bagamat ganun kasimple, pag tinignan mo sa YouTube on how they do cataract operation, na-nervousing ka rin eh. Hindi po ba? At pinanood ko po yung video, pagkatapos na po na-operahan yung kanang mata ko. Kasi po, ang usapan namin ng doktor, hindi na po operahan yung kaliwa. So, yung kanan lang. Kasi yung kaliwa, wala pa naman hong katarak masyado. No, sabi niya, it will take probably 2 to 3 years. So, hindi natin gagalawin yan. So, dahil magkaiba ang grado ng mata mo, yung kanan mo, lilinaw na yan. Yung kaliwa ay malabo pa, mag-eyeglass ka pa rin. So, kaya okay na po ako doon eh. Solve na po ako sa ganung idea. Sanay na naman po ako na may salamin. Ang problema ho nito, after ng surgery, no po, siguro po, siguro nung gabi na, sinilip ko, nakapikit yung isang mata ko, sinilip ko sa YouTube, no po. Naku, nakita ko, ganun pala ginawa. Kaya kinabukasan, nung nasa doctor's office na po ako muli para tingnan kung okay ba yung paglalagay noong implant o noong lens, sabi niya sa akin, tirahin na rin natin yung kaliwa. Huwag na nating hintayin na lumala pa. Eh di pumayag na po ako. Sabi ko, sige, inyo nang palitan din at tanggalin na rin yung lens. Alam niyo po, to be honest with you, dahil nakita ko na yung procedure, paano ginawa, ninernervous ako. No? Kaya napakahalaga mga kapatid na ipaalala natin lagi sa ating mga sarili. Normal yung mga emosyon, normal yung mga takot, normal yung mga bagay na inyong nararanasan. Hindi po nawawala ang ating mga emosyon. Kasi tayo po ay nandito sa mundong ito, hindi naman tayo ginawang spiritual being agad na wala na tayo doon sa ating physical na katawan. Kaya kung ano man ang na-experience ninyo, sasabihin ko po sa inyo, hindi lang naman kayo ang naka-experience niyan. Pero ang importante, meron tayong pananampalataya na may Diyos na siyang nag-iingat. Amen? We have a God, no po, that knows everything. We don't have to live in fear, even in the most difficult of circumstances. Even when we don't know what's going on in your life, as long as you know your Father's heart, you can overcome fear. Amen? Kaya ready na po ako sa June 20 para po naman doon sa second eye operation. So if God is your Father, He's also in charge. And God will make the final decision. Kung hindi magtagumpay, so be it. Naniniwala tayo, God is in control. So when you make your requests, sometimes God will say yes. But because He's your Father, He knows what is best, sometimes He will say no. And the no of God doesn't mean a denial, but probably a way in order for us to be directed into His greater purpose. Amen po ba mga kapatid? Ayan. So, yun po yung pangatlo at pang-apat, we have someone that's available anytime we call. Ang Diyos ay nariyan, siya'y Ama. Diba, meron po mga absentee father. Diba? Ano po ang tawag natin doon sa mga absentee father? Halimbawa, yung tatay na sundalo na ipinapadala sa ibang lugar, absentee father sila eh.
Hindi po nila gusto yon, pero because of their professions, because of their duties, ministries, because of job and career, kailangan nilang iwanan ang kanilang mga anak. They are absentee fathers. Marami nito. Yung mga OFWs, nang ibang bayan, iniiwanan ng mga anak. So, absentee father. Pero alam niyo po, meron namang nandun din sa tabi. Hindi naman lumayo, hindi naman ng ibang bansa, hindi naman pumunta sa destino kung saan. Nandun lang sa bahay, pero they are considered to be absentee father. Sila yung mga tatay na walang pakialam sa affair ng kanilang mga anak. Ang tawag po natin dito, mga pabayang ama. Marami noon. Marami po noon. Na minsan namumuhi tayo na makakita tayo ng mga bata na patakbo-takbo sa kalye, wala malang kasuotan. Mga bata na yung sipon ay hindi malang, di ba, nagtutuluan yung sipon. May mga kuto, may mga karamdaman, and yet nasa kalye na may mga ama naman at may mga magulang na supposedly ay nag-aalaga, and yet absentee. Hindi po ba? Pero mga kapatid, hindi po ganun ang Diyos. We have someone that's available anytime we call. The only problem with us believers and part of what we call family of God, we don't come to Him. We don't come to Him. Kaya nga, pag tayo po ay anak na ng Diyos, kabilang na sa pamilya ng Diyos, synergism na tawag doon. Yung pong sanctification ay synergistic. Ano pong ibig sabihin? When it comes to our justification, ang may gawa lang nun Diyos, wala tayong kinalaman doon. Sa ating kaligtasan, sa ating salvation, monergistic ang tawag doon. Panginoong Diyos lang ang may gawa nun, siya ang kumilos nun simula noon hanggang sa ikaw ay mabuhay, mula sa patay na kalagayan, Diyos lang ang may kinalaman doon. Your justification, Diyos lang ang may gawa nun. Your redemption, Diyos lang ang may gawa nun. Wala tayong contribution doon. Hindi totoo yung mga turo ng mga Pentecostal na meron tayong partisipasyon kasi kailangan nating tanggapin, kailangan nating manampalataya, na para bang sa'yo galing yon. Hindi totoo yon, kasi Diyos lang ang kumilos when it comes to your salvation. Even the faith that you have, galing yun sa Diyos. Kapag hindi binigyan ng pananampalataya, hindi mananampalataya. Kahit anong tumbling ang gawin mo. Kung ikay preacher na nakikinig ngayon, wala kang kapangyarihan doon. Hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao. Diyos lang ang gagawa nun. Pero, pagdating na sa sanctification, ito yung mga shon-shon na yan eh. Redemption, redemption, justification, adoption. Wala tayong kinalaman doon, pero pagdating sa sanctification, iyan po ay synergistic. Ibig sabihin, may part na tayo. Kapag ikay born again na, ang paglapit mo sa Diyos, ang iyong pakikipag-ugnayan sa Kanya, ang paglago mo sa buhay pananampalataya, may kinalaman ka. Amen? At ikaw na mananampalataya, for you to grow in your relationship with your Father, you will develop the communication. You will try to call Him, be always in fellowship with Him through the Word, by reading the Scripture, and always coming to Him in prayers. Amen po ba mga kapatid? At sa pananalangin, we have someone that is available anytime we call. We have someone that we can trust. No matter what I've got going on during the day, ano man ang aking ginagawa, gano'n man ako kabisi, kapag may kailangan ng anak ko, tatlong lalaki ito, hindi pwedeng hindi ko sila pakikinggan. Opo, hindi lahat ng request nila ay right there and then ibibigay ko. May mga hiling na saka na lang yan anak. Bukas na lang yan anak. Lalo na yung bunso. Alam niyo po yung bunso ko, napakahusay nun eh. Yun po ay
sa isang linggo pa ang gagawin, sa isang linggo pa yung kanyang lakad, magpapaalam na yon. Hindi katulad nung panganay at yung pangalawa. Yung pangalawa eh, ngayong araw na ito aalis, ngayong oras na to, ngayong magpapaalam eh. Kaya sabi ko sa kanila, ano ba yung ginagawa ninyo? Ipinapaalam nyo na lang ba? Are you just informing me? Or you are asking permission kung papayagan ko kayo? Magkaiba ho yun eh. Iba ho yung ipinapaalam, iba yung ipinagpapaalam. Marami po eh. Marami po, katulad nung dalawa ko eh. No? Lord, ipinagpapaalam ko na, ipinapaalam ko na lang to sa'yo. Hindi ho ganun. Yung bunso ko ho, he asked for permission. Pero hindi ho lahat ng hinihingi niya sa akin, pinagbibigyan ko. Kaya sabi ko, anak, hindi ko muna sasagutin yan ngayon. Let us wait for a while. Siguro pag malapit na, pag-usapan natin uli. So, ganun po eh. Pero lagi po akong may tenga na handa silang pakinggan. Available po ako anytime they call. Ganun ang Diyos. At yun po yung nagbibigay ng confidence sa mga anak. Hindi sila matatakot, no? Huwag ko na nga sabihin kay tatay, huwag ko na nga kayang ipagpaalam, tumakas na lang kaya ako. Kasi po, kaya nila ginagawa yung mga bagay na yon, eh, hindi ka maayos kausap bilang ama. Pero ang atin pong Diyos, who knows everything, eh napakasarap po niyang kausap. Kasi pag ayon sa kanyang kalooban, at hindi labag sa kanyang kalooban, ang sabi po ng Bible, hindi mo pa sinasabi, ibinibigay na sa iyo. Kasi alam naman yon ng Diyos kung anong kailangan mo. Kaya makinig po kayo sa akin, ulit-ulitin ko ito. Wala kayong karapatang mag-claim ng mag-claim. I claim this, I declare this, I command this. Labag yon sa kapangyarihan ng Diyos. Wala sa Biblia yon. No? Kaya pag may narinig kayong mga pastor na gano'n, sawayin nyo. Sablay yun eh. Yung bang pati si Satanas, tali ng tali. I bind Satan, I command Satan. Sino ka para gawin yun? Nandaisip nyo ba yun, kapatid? No? Tali kayo ng tali kay Satanas. Maya-maya naman, may mag-aalpas uli. Sino nag-aalpas? Wala ako sa Bible yun. No? Yun po ay mga katang-isip lang ng mga pastor na Pentecostal eh. Hindi po yun totoo. Tayo po lalapit lang sa prayer doon sa pattern na itinuro ng Panginoon. Matthew chapter 6. At sa Matthew chapter 6, sinimula natin ang pag-aaral sa simula ng panalangin. Our Father. We have someone that is available anytime we call. Panlima, we have someone that will discipline. As our Father, He has the right to correct us. Kaya pag tumawag sa Kanya ng, pag tumawag ka sa Diyos bilang Ama, umanda ka. Dahil yung may karapatan lang mamalo ay yung tatay. No, na, may, ikaw ba ay nakakita ka ng anak na pasaway doon sa kalye at kumuha ka na ba na ng pamalo at pinagpapalo mo agad? Anong karapatan mong paluin yung hindi mo naman anak yon? Meron ka bang karapatan na mamalo ng hindi mo anak? Wala. Hindi mo pwedeng gawin yun. Demanda aabutin mo. Pero sa, yun yung anak na nga, sa panahon natin ngayon, sa kulturang meron tayo eh. Hindi mo nga pwedeng paluin yung anak mo eh. Sarili mo ng anak yun eh. 911, lalo dito sa Canada. 911 ang aabutin mo. Pero mga kapatid, kapag naiintindihan ng anak na there is such thing as discipline, na there is such thing as punishment for correct the wrong, and you call him father, asahan mo yun. There will be discipline. Yes, we have someone we can trust. We have someone that will provide. We have someone that will protect. And he is available anytime we call. But we also have someone that is ready for discipline. Good fathers discipline their children and God disciplines His own. Ang linaw ng Hebrews chapter 12 verses 6 to 11. Pinapalo niya ang tinuturing niyang anak. Kung kayo anak at hindi kayo pinapalo ng inyong ama, eh baka hindi kayo anak sa labas.
Kaya yung unang bahagi ng the Lord's Prayer, Our Father, eh tandaan mo, limang bagay ang ipinakikita nun. Na ang Diyos mapagkakatiwalaan dahil nagpo-provide, nag-iingat, at anytime you can call Him, but be also ready for His discipline. Amen? Ayan, so i-review pa lang yan noong nakaraan kasi oh, mahaba-haba tayong bakante. Ngayon po, pupuntahan natin yung second part ng prayer. Our Father, ang susunod po na bahagi nito ay which art in heaven. Ito na po yung part 2, mga kapatid. Review pa lamang po yung kanina. So, Matthew chapter 6, verse 9, sabi po, Our Father, which art in heaven. There are few things I want you to see. Una, the first thing is, this is where our prayers to be directed. Kanino ba dinadirect yung prayer? Yes, sa isang Diyos. Diyos na nasaan? Kasi po mga kapatid, ito ang malaking problema. Noong araw, mayroong Baal. No? Di ba? Yung mga Diyos, si Baal, yung mga Diyos ng Amorita, ng mga, ang tawag doon, ng mga Filisteo, ng Amoreo, ng mga kung ano-anong mga Diyos noong araw. Alam niyo po ba na si Haring Solomon eh, yung kanyang mga concubines, yung kanyang mga asawa, eh nagdala ng kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan mula sa kanilang mga bayan, dinala sa Israel. At ang mga ito'y ginawa pa ni Haring Solomon ng mga dambana. Iginawa pa ng mga rebulto. Can you imagine that? At doon po, galit na galit ang Panginoon. Kasi there is only one God and that God is a God in heaven. And that is why Jesus, when He taught His disciples how to pray, you should address God as a Father who are in heaven. Because God reside in His throne in heaven. God's throne is in heaven. So any God that people are considering, wala yung sa langit. Likha ng isipan, mga Diyos na nasa lupa, maliliit na mga letter G, hindi po iyon makapangyarihan. Psalms 103 verse 19, ano po ang sabi? The Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. So ang Diyos naghanda ng kanyang trono saan? Sa kalangitan. At ang kanyang kaharian ang siyang nagrurule sa lahat. In the New Testament speaks of three heavens. Yung atmosphere surrounding the earth, the outer space of heavenly bodies, and the place above and beyond this physical dimension where God's presence is fully manifested. Ayun po yung mga talata, kayo na lang pong magbasa. And since we are praying to our Father in heaven, we are to approach His throne boldly, yet in reverence and godly fear. Kaya nga po sabi, the fear of the Lord is what? The beginning of wisdom. We should come to Him with reverence and godly fear. He is our Father sitting at the throne in heaven. Amen? Kaya kung meron ka mang tinatawagan dito sa lupa, at tinatawag mong Diyos dito sa lupa na nakaupo doon sa Davao, sa kingdom niya doon sa Davao, hindi po yun Diyos. Na inaangking siya'y anak ng Diyos, lahat po yun ay ja-fake. Huwag po kayong magpapaniwala doon. So, we should address the Father in heaven. Lahat ng nandito sa lupa, hindi po yun considered panalanginan. Hindi po dapat tayong dadalangin sa anumang imahe, sa anumang Diyos na tinatawag dito sa lupa. Tayo pong mga Filipino, napaka mapamahiin po natin.
Talaga pong ang dami nating tinatawagan. Alam niyo po ba yung bundok ng Banahaw? Sa Pilipinas, yun po yung lugar kung saan nagpipilgrim yung mga tao, mga Filipino nagpupunta sa bundok ng Banahaw, lalo na po pag mahal na araw. Ano po? Bakit mahal na araw sila pumupunta sa Banahaw? Kasi po, pumupunta sila doon pagpatay daw ang Diyos. Kasi pagpatay ang Diyos, buhay naman yung iba't ibang mga espiritu, makapangyarihan yung mga espiritu doon. Kaya yung mga mangkukulam, albularyo, nandun sila sa Mount Banahaw, nagte-testing ng kanilang mga anting-anting. Alam ko yan. Marami po akong nakakausap na ganun. Kaya mystical mountain po ang tawag nila sa bundok Banahaw. Ang daming pumupunta ron. May mga daladalang galon ng tubig para salukin yung mga tubig na nandun. Dahil yung tubig daw, pag ibinaba mo rito, ay paligo mo o inumin mo, gagaling ka sa mga karamdaman. Ang dami pong ganun. And they gave their trust. Saan? Sa mga anito, sa mga, ano tawag doon, espiritu, doon sa bundok ng Banahaw at kung saan-saan pa. Ang dami nating paniniwalang ganyan. Ang malungkot nito, sa relihiyon, andun din yan eh. Sa mga Pentecostal churches, naka po, ang dami ko pong pastor na nakikitang ganyan. Yung nakakakita ng kung ano-anong mga masamang espiritu, may espiritu dito, merong ganito, kung ano-ano, sila lang naman nakakakita. Mga extra revelations from the scripture, wala naman sa scripture yon. E tayo, isa lang ang ating pinagsasaligan na matibay. Pagdating sa otoridad, ang salita ng Diyos ang otoridad. Amen po ba mga kapatid? Kaya mahalaga po yan na makita natin ang katotohanan na there is a heaven where God reigns supreme. This is where our prayers are to be directed. Pangalawa, because He's in heaven, He has power over things on earth. Naniniwala po ba kayo ron? We need to be reminded in prayer that our Father in heaven is not subject to earth's limitations. Ano pong ibig sabihin? Ang daming limitasyon dito sa mundo eh. No? We all have limitations. We have limitations to travel. God doesn't have that. He is everywhere. He can go anywhere He wants to. He is omnipresent, present everywhere. Kaya nga nangako ang Diyos, I will be with you always. How can that be possible? No? Because He is God. He is not bounded by earth's limitations. Earth doesn't have the final say sa Diyos. Kung ganon, sa atin man. Earth doesn't have the final say in our lives. Kaya yung ikaw ay masyadong nag-aalala sa buhay mo dito sa mundong ito, take note, the world that we are in and the earth where we are have no final say sa buhay mo. God rules from heaven and not from earth and can do anything we need Him to do. Tandaan po ninyo, sa ating vantage point, kapraso lang ang kita natin eh. Pero dahil ang Diyos ay nasa langit, kita niya ang lahat. Hindi lang itong earth, hindi lang yung nangyayari sa earth, hindi lang yung nangyayari sa iyo, kundi ang nangyayari sa lahat ng kanyang creation. Ano pong sabi ng Colossians? Tingnan niyo po ito mga kapatid. 1:16-17 of Colossians. For by Him were all things created. Kung hindi kayo naniniwala dyan, huwag na tayong magpatuloy. Pwede nyo nang iwanan ang pakikinig dahil iyan po ay basic. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossas, for by Him were all things created. Dahil sa Panginoong Hesukristo, nilikha ang lahat ng bagay. Ano yung mga yon? Inenumerate things in heaven and on earth, visible and invisible. Tanong, visible kanino at invisible kanino? Sa atin lang yon. Sa Diyos, walang visible at walang invisible. He knows all things. Hindi siya, ano tawag doon? A subject sa limitasyon
ng pagkaalam ng mga bagay na yan. So, for by Him were all things created that are in heaven and earth, visible and invisible, whether they be thrones, dominions, principalities, or powers. Ayan, binanggit na po dyan lahat ng power. Binanggit na po lahat ng kaharian. Binanggit na po lahat ng makapangyarihan. Sabi ng Diyos, sabi ni Pablo, all things were created by Him and for Him. And He's before all things. And by Him, all things consist of. Kung hindi ka naniniwala dyan, walang silbi ang pagdadasal. Pero dahil po naniniwala tayo dyan na siya ang may likha ng lahat ng bagay, ultimong kaliit-liitang mikrobyo, gawa yan ng Diyos. Hindi yan lilitaw kung hindi pinahintulutan ng kapangyarihan ng Diyos. He's in heaven, He has power over things on earth. Amen? So, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, dalawang bagay po yan na panghawakan natin. Tatawag tayo ng Our Father in Heaven. This is where our prayers to be directed. Because He is in heaven, meron tayong Diyos na nakatunghay sa lahat ng kaganapan. At dahil doon, makakapamuhay tayo ng payapa. Amen? Dalawang bagay pwedeng idulot nito eh. Mamuhay ka ng payapa o mamuhay ka ng puno ng takot. Una, magiging payapa ka kasi ano man ang mangyari, alam mo, nakatingin ang Diyos sa langit. Ano man ang kaganapan, ano man ang sirkumstansya, alam mo na merong kang ama na nasa langit, pwedeng tumulong, mag-ingat, at magbantay. Or pwede ka rin namang dulutan ng takot at pangamba dahil nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo, hindi ka makakataka sa Kanya. Yung iniisip ng puso mo, alam niya. May binabala kang masama, alam niya. O kung may ginawa ka na hindi ayon sa Kanyang kalooban, alam niya. And take note, ang Diyos na ito, na mapagkakatiwalaan, pwedeng makinig anytime, kasakasama natin, ay nagpaparusa din. Kaya, kumusta ka kapatid? How do you look at this teaching today? Anong pwedeng idulot nito sa iyo? Mamuhay ba tayo ng may pangamba at takot? Dahil alam natin na may paglabag na ginagawa tayo? O makakapamuhay tayo ng payapa, knowing that we are in His will? Our Father who art in heaven. Bukas po ay Theological Forum. Kasama natin ang ating mga lingkod, mga kasamang lingkod ng Diyos sa Reform Unida Christian Church International. Pagpapatuloy po naman natin yung Hallowed Be Thy Name sa Wednesday. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia. Tayo po ay saglit na tumungo at manalangin. Maraming salamat po aming Diyos na buhay, aming Amang makapangyarihan. Ibinabalik po namin sa iyo ang mataas na pagpupuri at pagpaparangal. Ama, alam mo po na wala namang kaming magagawa kung hindi mo po kami sasamahan. Ano po ang silbi ng pamumuhay ng bawat isa sa amin kung labag ito sa iyong mga palatuntunan? Kahabagan mo po kami, Panginoon, gabayan mo po ang aming mga buhay, gabayan mo po ang bawat isa sa amin sa landasin na aming tatahakin, at hayaan mo po na makapamuhay kami parati ng may malalim na pakikipag-commune sa iyo. Samahan mo po ang aking mga kapatid hanggang sa muli naming pagkikita at pagsasama-sama sa pag-aaral. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng katugunan sa kanilang pangangailangan. Sana po masumpungan nila lagi ang kanilang mga sarili na tumatawag sa iyo bilang Ama at dumadalangin na patungkol sa iyong kapangyarihan diyan sa langit. Ingatan mo po ang aking mga kapatid
Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sama niyo po sa prayer, mga kapatid, ang kakang Lole Atanasio. Na po, siya po yung isa sa tatay namin dito sa Winnipeg na nasa hospital po siya. Patuloy po nawa na ang kagalingan ng Diyos ang ipagkaloob sa kanya. At binabati ko po si Ate Paz Mendoza, si Weng Racelis. Magandang araw sa iyo, kapatid. Si Nanay Elong Santarin. At naoperahan na rin nga pala sa mata to si Nanay Elong. Sabi niya, gising na gising din po ako. Ramdam ko lahat ang ginagawa. Ayun, sabi ni Nanay Elong. Oo nga, tama po nanay. Josephine Reyes, magandang umaga sa iyo. Kay Ate Nene Enriquez. Nanay Belen Olaes. Ayan, yung mga pangalan na yan, namiss ko pong banggitin at basahin. Matagal-tagal din po tayo eh. 2 weeks. Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Kuya Larry Montillano, good evening po sa inyo. Ate Mercy Agustin, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatiran ng Rusi Kawit. Ayan, si Pastor Florencio Calit. Ito, si Paring Ringo. No, pastor na po ito eh. Paring Ringo, magandang araw po sa inyo. Ganun din po kay Kuya Dol at Ate Elvi Paredes. Kay Kuya Petronio de los Reyes, magandang araw po sa inyo. Tita Mildred Paredes, kay Tito Eme, magandang araw po. Kapatid na Bernadette del Rosario, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Vanji Magnaye, alam ko birthday ni Vanji, last day ba? Happy birthday kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Ate Yoli Dipol, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Monet, Raymundo, at ganoon din po kay Kuya Lito. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ate Mirna Sinfuente, patuloy din po nating isama sa prayer si Kuya Nestor Sinfuente. Kapatid na Edwin Montesillo, magandang araw. Ate Cora Dolor, ayan. Pastor Hilly Ponya at Pastor Olan Ribulyar, magandang araw po sa inyo. Ate Nelia Ramos, Ate Felisa Reyes, magandang araw po sa inyo. Ayan, kay Joanne at kay Ona Vasallaje, magandang umaga. Kay Kuya Boyet at kay Ate Yoli Kerbin, Ate Marie Cruz, magandang umaga po. Kay Mikey Presa, Mikey, magandang araw. Kay Lay at kay Brother Emong sa buong sambahayan ng mga presa. Kay Jennifer at kay Joms Labungray. Itong mag-asawa po ito eh, no? Magkasunod pa po sila, no po. Hindi ko alam kung magkahiwalay ito ngayon kasi si Joms alam ko maaga pasok nito eh. Kapag palain po kayo, mga kapatiran po natin sa Lido. Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo, mga kapatiran sa Sipat, Sipat, Plaridel, Bulacan. Ngayon, kay Kuya Eric Maynes, magandang araw din po. Ate Elsa de la Marter, yan sa Alberta, sa Canada. Kapatid na Emma Moniz, magandang araw. Ate Hermie Arca. Si Ate Hermie, nakikita ko po siya lagi. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Ate Hermie. Ganon din po kay Maribeth Eusebio, kay Jeng Eusebio, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Fe Hipponia. Ayan, Ate Fe, Jaconisa Fe, magandang araw sa iyo. Pagpalain ng Panginoon ang inyong sambahayan. Kuya Eddie, magandang araw. Ganon din po kay Kuya Larry, nakapangako ako na maglalakad tayo ngayong umaga. Pasensya na po kayo, may meeting po ako ngayong umaga. Tomorrow morning po, bukas po tayo maglalakad. Pwede na po akong maglakad, Kuya Larry at Kuya Eddie. Bukas ko na po kayo susunduin. Ayan. Ate Evelyn Artacho, magandang araw din sa inyo. Magandang araw po, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay kapatid na Rosalie Cunanan. Magandang araw at kay Ate Telly at kay Kuya Chirit Hernandez mula po sa San Diego, California. So pagpalain po kayo ng Panginoon, magkita-kita po ulit tayo tomorrow sa Tinig ng Pag-asa Theological Forum. I hope makasama po namin kayo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.